wala pang one man na kaya ko kausapin ang both party, Muslims and Christians, na subukan ang ako sa nangyari. Naging governor ako 1998. So, kinausap ko na something more and more. If you are interested to demonstrate your style of leadership, kaya para sa akin, magulat kayo rito, walang building na maliit. Kasi pag dating ko, maraming ganda po mga kababayan. Hindi ko alam ang saan ang Kapitulyo. Sabi niya doon, malapit sa... Sa YouTube po, makikita niyo po ito. Hindi ko natinignan. Ganda ng paggagawa niyo. So, maganda ako ito na. Alam niyo si former, si during the time of the President Gloria Macapagal Arroyo, kinausap ko siya. Na, gumawa na ako ng plano. Solid. Ganda ng paggagawa. So siya ang nagpumasto sa Kapitulyo na ito. Sino gumawa niyan? So para sa atin lahat. Sino po? Ay, brother niya po. Magkano po nagastos niyo dyan, ma'am? Wala, sarili. Kaya na niya lang i-paint. Paint niya lang, sir. R. Gregorio. 03-28-22. Sobra ang patayan ng Kristiyano. Ang nagpinti, wala yun. Gregorio. Ayan itong gumawa. Yung maya. Ayan, may ganagalang shoutout po sa'yo. Gregorio. Kanina niya lang ipin. Ha, kanina po. Kanina lang. Oo nga, no? Basta Muslim ka, mamatay ka. Ang ganda. Sabi ko, tama na yung pag-aaral. Kapatid mo? Ang excited pa na naman mo. Dahil pagpasok mo, narinig ko ba? Hindi lang yung mga lalaki sa isip ko, pati yung mga dalaga, humihila. Burger, kasama! Akala ko, pangyan, sa kami mo, kwento pa, hanggang sinagubong ako ng mga senas, nasan si Sandro? Pabiling Sandro, pabayad ng boto ko. Main ko na si Sandro. Ito, dati nang tawag sa akin. Hindi ko na po siya sinama dahil, alam niyo po, nung nagsisimula pa lang ako sa politika, pinayuhan ako ng aking magulang. Eh kanila, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sinusundan ko yun, inuiwan ako na si Sandro sa Ilocos Norte. Ngayon, umakyat ako ng entablado, kasama ko naman si Robin Padilla. Nako, sabi hindi nasunod yung payo ng aking mga magulang. Ngunit, aabutin ko po sa kanya ang inyong mga mainit na pagbati at ang mga marriage proposal na inyong nakakataba po naman po ng puso na makita ang pagsalubog ninyo po ngayong araw, ngayong gabi na ito. Dahil po ay masasabi mo rin naman na ang salubong ay kami po ay kayang magsama, siguro naman kaya natin ipagkaisa ang mga Pilipino. Narinig niyo po ang mensahe ng ating Vice Presidente. At ako po, lagi ko pong sinasabi, dahil totoo po, ako po sa lahat ng mga naging kandidato para sa Pangulo, ako na po ang pinakamapalad. Dahil po, ang naging partner ko, ang naging Vice President ko ay yung pinakamagaling, pinakamabait, pinakamahusay, at pinakamatapang at bukod sa lahat, ay pinakamalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipino, si Inday Sara Duterte. Kaya, siya ang gagawin natin, susunod na Vice Presidente. Alam niyo na po yung sigaw, sinisigaw natin ito mula noong 2016, our Vice President Duterte! 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 Duterte!
pinakamahal na pangulo. Kaya po, para marinig niya hanggang sa Davao, hanggang sa Maynila, kantahan naman natin siya ng happy birthday! Okay? Okay, sabay-sabay! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday po! Kami ang buong madla ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa para sa aming minamahal na Pilipinas. Alam po namin ang sakripisyong pinagdaanan ninyo. Alam po namin ang lahat ng ginawa ninyo dahil sa pagmamahal sa taong bayan. Hindi po mababawi ang sa dami ng panahon ang inyong ginawa. Maraming maraming salamat, Mr. President, at maligayang kaarawan, PRRD. Happy birthday, Mr. President! Alam po natin na sa lahat ng iba't ibang kandidato, kami lang po ni Inday Sara ay nasa panig ng ating minamahal na Pangulo. Dahil po, nakikita po namin ang dinami-dami ng problema na hinaharap natin. Ang dinami-dami ng problema na dinala ng pandemya hanggang sa ekonomiya na sinira ng pandemya. Kailangan po natin tulungan ang ating mga kaibigan na nagpapatakbo ng maliliit na negosyo upang sila'y magtatrabaho ulit. Kailangan po natin pagandahin ang ating agrikultura upang magtatrabaho ulit at magkaroon ng sapat na pagkain para sa ating mga kababayan. Kailangan po natin layusin ang infrastruktura. Ituloy po natin yung build ni Pangulo Duterte. At isama na natin dyan yung digital internet na kailangan pagandahin para yung internet natin ay mas maganda, mas mabilis at mas mura. Kailangan natin tulungan ang ating mga guro para pagandahin ang sistema ng edukasyon para lahat ng kabataan natin kapag nagtapos na sila ay kaya nilang pumasok sa kahit saang trabaho. At isa sa pinakamalaking kailangan